Welcome to our channel. Please subscribe. Thank you. I'm Padalaya Liwatje. That's right. Because it should be one each. Fine, guys. So, andito kami sa, where are we? City Mall. Mandalagan. We're having dinner. And nag-shopping kami. Ayun. Sa box. Kain, guys. Pakita ko muna sa inyo yung City Mall. Ayan, guys. Ayan. Okay na. Bilit. So, guys, hello. Dumating na kami, guys. We went shopping and we bought some peanuts. We bought some peanuts. Ayan, dalawa yung binili namin. Isa kay Daddy, isa sa akin. Maliit yung kay Toto. Umuwi na si Toto clean. He went home already. And we have a peach mango pie. Ayan. Daddy, kailangan sa kanya. And then, ito yung mga binili namin na nasa, para sa freezer. Tapos, bumili kami ng water. Ayan. And Coke. Coca-Cola. Coke Light. Ayan. And then, nandito sila, guys, sa box. So, ang water ni Daddy is 4 bottles. Ang sa akin, wala. I forgot to buy my water, but I still have one in there. At saka, I have a big container. Yes. At home, upstairs. So, it's okay. We need to... Oh, Daddy, look. Wait. Ayan, guys. Tapos, bumili kami ng mga para sa Chicheria. Pringles. Para sa kitchen, bumili kami ng soy sauce. We have vinegar as well and oil. Ayan, andyan sa ilalim. At saka mga Chicheria, guys. Ayan. Kasi, yun na nga. Oo. And then, shampoo ni Toto at saka deodorant. Sa kanya yan. And then, noodles. So, we're gonna try these noodles. There's all different flavors. We have the sweet and spicy. And we have the pancit canton. Yan. And there's more. What else did you get? And bulalo. This is nice. Yan. Bulalo flavor is nice. Yun. So, yun ang itry namin. Muna, guys. And then, mga chips. So, wait lang. Ilagay ko kayo sa tripod. And then, you will see. Ayun. Sige. So, okay, guys. Nandito tayo. Ilalagay ko kayo dito sa dyan. Dito sa counter. Para makita niyo, guys, yung ipapakita ko sa inyo. Bumili kami ng peach mango. Ayan. Tapos, bumili si Daddy ng bread. Ayan. Ilalagay ko na kasi sila, guys, sa loob ng freezer. So, itatry namin ito, ang cheesy sticks. Ayan. And then, ito naman ang frozen mixed veggies. Dalawa yan. Ayan, itong binibili ko sa Australia. So, it's here sa Pilipinas. So, bibili ako niyan for easy. Tender juicy. Yun, hot dog. Ayan. So, para easy. Bumili ako ng 1 kilo of adobo cut. At saka, 1 kilo of chicken eggs. Ayan. So, ilalagay natin yan siya, guys, sa freezer. Okay. At saka yung mga nabili natin na mga chips and things like that, ipakita ko sa inyo. Wait lang kasi maglagay muna tayo ni sa freezer. So, okay, guys. Dito ngayon tayo sa pinamili namin tonight. Which is very, very common siya sa mga household na bumibili ng mga ganito. Or kumakain ng mga ganito. So, ang binili ko noon na mga ganito, guys, yun end up ko na binigay sa games para sa Pasko. Tapos, wag may pumupunta ng mga bisita, yun ang binibigay ko kasi hindi ko naman makain lahat. Tapos ito, it'll be the same. Mamigay ako sa mga pumupunta,
pinapadala ko sa kanila, pauwi pa may mga bata, ako punta may ibibigay ba ako. Pero hindi namin to guys makakain lahat. Okay? We cannot eat it all because we don't eat that much. Things like this, I only eat little bit. So, may nagaraya tayo dito. Ito, pinakain ni Daddy kasi gusto niya. Tapos ito, mga pang-reserve natin for visitors and for going away. Ayan. Pag umaalis kami, yun, bumabaon kami niyan. So, as you know, we always go para sa guardians na mga affairs. So, umaalis kami. So, binibitbit ko yun para yung mga kasama namin may kakainin on the road. So, ayan, Sky Flakes. Ayan. Tapos, mag-try kami ito ng mga noodles. Ayan. So, noodles, mag-try tayo ng bulalo. Ayan. Tapos, mag-try tayo ng chili mansi flavor. I don't know, guys, kung masarap to ba. I-try namin. Ayan. Tapos, sweet and spicy. Recommended ni Toto Clean. Kasi kumakain daw siya niyan. So, masarap daw yan. Tapos, ito ang pansit kanton. Umuwi si Toto, guys, kasi wala pa namang klase. Tapos, linilipat pa niya yung mga damit niya. Sabi niya, hindi naman daw marami. So, yun lang ang kabinet na nabili namin sa kanya. Happy na daw siya. Ipakita ko sa inyo later. Okay, so tapos kay Toto to, yung deodorant. Ayan. So, this is Axe Dark Temptation, ang ano niya. Sa kanya yan. Tapos, may shampoo din na binili para sa kanya, which is ito ang Clear Triple with Icy Menthol Blast. Ayun. So, yan ang gusto niya. Medyo may anghang siguro yan. Cool siguro yan, guys, ng mga ganap. But anyway, siya ang nagpili niya. So, I don't know. But it is good. Tapos, bumili ako ng coconut all creamy gata. Tapos, ayun, dalawa. Creamy na coconut. Dagdag natin doon sa stock natin doon, guys. Ayan. Doon. Grabe ba? Yun. So, bumili ako ng Star Margarine na sweet blend. Gusto kong itry sa bread. Ayun. Bumili kami nito. This is 14 pieces yung iba na sa fridge na. Ito ay apat. I think binili ni Daddy is apat. Naiwan niya yata. Gusto niya dadalhin sa taas. Bumili ako nito ng isa. Kasi bumili ako last time. Pero linagay ko siya sa bote. Nandoon na siya sa third floor. So hindi ko na siya ibababa. May soy sauce tayo. At saka may vinegar. Ayan. Silver Swan. Ayan. Yung mga dinala namin doon ni Toto sa third floor. Sabi ko iwanan na natin dito. Kasi aakyat kami doon later. When the weather is good. Para magluto doon sa taas. Tapos, maybe, hindi ko pa guys alam. Lalagyan na siya ng roof. Hindi lahat na third floor, but it's only like half. Lalagyan siya. Okay? So, watch that space. Yung third floor natin, may roof na yung kalahati lang naman. Ayan. Para makakita pa rin tayo ng sky pag doon tayo sa taas. Ayan. So, sweet chili sauce. Ayan. And then, of course, yung mga cheese curls natin. Ayan. Yung cheese, golden sweet corn. Ayan. Tapos, may chicken and skin manghuan. Ayan. Tapos, may nagaraya tayo na garlic. Ayan. Dalawa yan. Tapos, itong sponge crunch. Hindi ko alam kung masarap siya. May nagaraya pa tayo yung isa. Ayan, dito pala. Ayan. Then, the bread. And then, of course, the chicken na napakita ko na yata sa inyo. Yun lang, guys. Ang green yung grocery namin. 2,000, I think. 2,000, hindi ko sure. 2,000, nearly 3,000. Ito lahat. Hindi ko sure, guys, kung magkano yun. 2,009 or 2,007. Something like that. In that case, under lang siya ng $100. So, ayan na. Marami na tayong napamili. Kung sa Australia ito, guys, mga lapit na to 300. Kasi dito pa lang, mahal na eh. Yung mga ito, mahal na yun. Basta Philippine products. So, habang nandito kami sa Philippines, sini-enjoy namin yung mga pagkain. Hindi namin natitikman sa Australia para pag bumalik kami sa Australia, yung okay-okay na kami kasi we enjoyed it already, di ba? So, hopefully, yan na guys. So, so far so good. Ito ang January 3 natin dito sa Pilipinas. So, sana nag-enjoy din kayo sa ano natin, sa mga sinishare namin sa inyo, which is, yun ang sinishare namin.
Tapos, I think this was, kailan ba to guys? Kahapon? Yeah, kahapon pala to guys. Linipat namin yung mga upuan. Ginanya namin para medyo malaki ang space dito. So, noon, magkaharap-harap sila dito. Wala tayong masyadong space sa gitna. So, ngayon malaki na yung space. Ang ilalagay ko dito is mga halaman na lang. Dito sa corner, lagyan ko ng halaman at saka dito. So, nandito na yung freezer natin. Diyan na siya. Ayan na siya kasi wala siyang sagabal doon. Ito may 2 extra tiles pa kami. Galing sa kitchen, sa outdoor kitchen, mayroon pa. Saka nandito sila ni Mama Mary. Diyan yan sila pagpasok mo. Ayan, ito guys yung air purifier namin galing na Australia. Hindi pa talaga nag-work. Siguro may difference lang to guys. May button lang kami na hindi na on. So, baka yan lang. We'll see. Okay? At saka, linagay ni Toto yung picture ko dyan. Ay, yun. Tapos si Libby. Ito ang nail na linagay ni Toto para to sa picture ni Elle. Bari tatlo kami dyan. Yung kay Hannah. Maghanap pa tayo. Si Troy andito. Yan kay Troy. Si Matthew nandito din. Where is Matthew? Somewhere here. Ay, hindi pa siguro nalagay yung mga pictures nila. So, ayun pala kay Matthew sa taas. Yan, si Matthew. Ayun. Tapos, yung mama ni Morris nandoon. Yung picture ni Mom. Pagpasok mo siya, makikita mo sa bahay. Tapos, yun na guys, ang ano natin. So, ayusin ko na to. And then, patapos na tayo. Idalhin ko kayo sa room ni Toto. Nakita nyo na yan, but I'll show you again. Sige, so fast forward ko kayo. Tapos para malagay natin tong mga to. Okay guys, so tapos na tayo. Punta na tayo dito sa room ni Toto. So ayan na guys, yung bed na para kay Toto. Ayan, may headboard siya dyan, may narrow tiles. Ako ang nag-design yan. Para na mag-fit ang bed properly at para may always may headboard siya dyan na look. Ayan. Kasi lalaki si Toto. So, ganun. Tapos linagyan ko siya ng mga sitcherias niya dyan. Pero papalitan ko pa to kasi hindi naman kulay pang lalaki. Baka blue na lang ang bibili ko sa kanya. Ito yung binili namin kanina. At saka ito yung mga supply ni Toto na ano, na mga para sa bathroom. Tapos ito yung bathroom niya. Ayan. Ayan yung bathroom area. At saka ito yung toilet area niya. Tara! Ayan guys. Hindi makita. Ayan. So yan ang toilet area ni Toto. May halaman siya dyan. Para na maging ano. Ayan. So, as you can tell, ito yung room namin noon na outdoor kitchen namin dito sa likod. Ginawa namin na bedroom. So, linagyan ko siya ng halaman dyan para may halaman siya. Ito yung study area niya. Actually, this is a dining table. Palakihin mo siya. May extension siya dito sa likod. Mag-spread siya as a dining table. May sarili din siyang upuan, which is that one. Apat yung upuan niya. So, ito yung room ni Toto. Magkasya na to sa kanya. Nadagdagan pa namin ang lagyan na ng uniform niya dyan sa taas para may kabitan. Ito lang yung pinili niya na cabinet for his clothes kasi hindi naman marami daw yung damit niya. Tapos, may mga space doon sa kabilang room, sa guest room. Walang tao doon, so pwede si Toto maglagay ng mga extra clothes siya. Pwede siya doon maligo if he wants. Pero dito, the same din yung bathroom. Kaysa doon, palagyan namin ng hot water system. So, ayan. Ayan, so yan ang room ni Toto, guys. Tapos yung electric fan na yan, ilabas kasi mayroon siya dito para sa taas. Ayun. So, yan ang story. So, kung magtanong kayo kung sino si Toto Clean, is ano siya, guys, namin. Worker siya namin dito sa bahay. Kasama niya si Bro din, uncle niya yun. Tapos si Toto nag-aral na 1 taon online bilang a criminology student. So, nag-stop siya kasi nag-face-to-face. So, hindi siya makapag-study kasi sa face-to-face, hindi siya makapag-trabaho. So, wala siyang pera na igagastos. So, ang nangyari, sabi ko, gusto namin ni Morris na i-continue niya yung schooling niya kasi sayang. So, 3 years na lang yung
tatapusin niya para makagraduate siya, at least makapagtrabaho siya. So sabi ko sa kanya, I'll make you a deal kung yan ang gusto mo. Sabi ko, willing kami magtulong sa iyo. So natuwa naman siya, tapos nagpasalamat, tapos yung nanay niya, iyak na iyak sa tuwa yun. Tatay niya okay naman. Nagdadrive yung tatay ni Tuto ng tricycle, kapatid ni Brooke din. Ayan. Tapos yung mama niya, si May, ayun ang tumulong sa amin dito habang kailangan ko yung mag-aalaga ng mga workers. Magluto, ganang sini ang nagtulong. So wala na kaming workers ngayon. Slow down na kasi tapos yung trabaho. So hindi, wala na siya sa amin. So yun, kasi kaya ko naman guys yung mga ginagawa. Tapos pag nandito si Tuto, tumutulong din siya. So hindi pa siya dito titira. Kasi sabi ko sa kanya, spend as much time sa parents mo. Kasi pag nag-aaral ka na, talagang concentrate ka dapat sa pag-aaral. Tapos kung ano lang yung time mo ma-spend na hindi ka nag-aaral, uwi ka doon sa inyo. Kasi malapit ka mga 10 minutes. Uwi ka sa inyo, tapos makabanding ka sa family mo. Pero importante yung pag-aaral mo na makatapos ka, makakonsentrate ka, mataas yung grades mo para na makapagtrabaho ka at the end. So happy naman siya today. So he's spending much time with his family. Nanay, tatay at isang kapatid lang na babae. So yun, kaya wala siya dito for now. Pag nandito na siya, so makikita niyo na siya sa vlogs ko siguro. Ayan. Kaya yan guys ang story na in-adapt namin si Toto. So pinalagyan siya namin ng sarili niyang room para comfortable siya. Kaya nagiging 4 bedrooms ang bahay namin. Nagiging 3 kitchens, o diba? Kasi isa dito, sa loob, ayan. Tapos, isa sa labas, at isa sa taas, diba? So, 3 ang kitchens namin, which is I like because I like to have kitchen. Maraming kitchen is better for me. Yan. So, yan guys, ang story niyan. So sana ay natuwa kayo na may matulungan tayo na tao, you know, na ayun guys. So marami naman sa ating mga Pilipino talaga nagtutulong, you know, ganyan. Pero mahirap din minsan kasi syempre you want to help, wala na ka namang capacity, may mga anak ka. Kami fortunately, mga anak namin tapos na, nagtatrabaho na lahat. So pwede na kami makahelp sa mga tao na gusto naming tulungan. Diba yan ang isang purpose bakit kami umuwi sa Pilipinas? Para makatulong kami. So we made a stand na magawa siya namin. So ngayon, first day of January, nakita niyo sa mga vlogs namin na nag-feeding kami. O diba? Nag-order ako sa Jollibee ng mga pagkain. Tapos in-feeding namin. So that's why na natuwa kami sa uwi namin dito sa Philippines. Hindi ko naman guys masabi na mahirap. Moments namin na I'm annoyed, you know, with little things, pero kaya ko naman na lagpasan. So ayan, but in overall, masaya kami ni Daddy. Tapos yun. Yun, so sa mga Pilipina na nanonood na puti yung asawa nyo, depende lang kasi guys yan eh. Siyempre sa asawa nyo na mag-cooperate, tapos depende sa budget nyo kung magkasya. Maganda talaga pag may budget kayo guys kasi mahirap tumira dito na walang budget. Ang budget talaga na dapat niyong isipin at least 1,000 US dollars a month kung dalawa kayo. At least. Tapos kung may bahay na kayo, may mga gamit na kayo dito, yung wala na kayong babayaran dito, kahit 500 to 700 magkasya na siya. So kami may student kami. So sa palagay namin, kuha pa rin namin yung budget na low. Hindi rin kami makakarating ng 1,000. Nagpapagawa lang kami guys ng bahay. Yun lang ang downfall namin. Kasi ang budget na pagkain, hindi talaga yan magkasya with the materials of the house. So separate talaga yun. So sa awa ng Diyos na tapos na rin yung bahay. And then it's the way we want it. Kasi dito na kami ngayon nakatira. Para makakilos kami ng maganda, happy kami. You know? So yun. It's including opening this room kasi bedroom ito noon. Yan, in-open ang mga walls. As you can see, in-open siya, in-open dito. Nagiging counter siya, nagiging ganun siya. Diba may wall dito noon yon. Tapos nakikita na namin yung side na yan. From here, makikita mo na siya, matchy-matchy na siya. Yun guys. So, okay na kami. We're very happy of what we have. Natuwa na rin kami. Tapos, akala namin maliit lang yung salas namin. Ganito lang eh.
So pina-extend namin doon kasi garage doon yan, eh, wala naman kami sasakyan. Naging salas na siya, di ba? So ang aim pa niyan, guys, later down the track na i-match yung sahig dito. Yung floor dito, yung itong floor, yung ma-match natin doon para makuha yung crazy tiles na yan. So comment kayo, guys, kung gusto niyo yung crazy tiles na yan. Kasi actually, in actual fact, maganda siya tingnan sa personal. Kaya hinayaan muna namin. Kaya lang may crazy, may gano'n. But in a way, it's like a distinction. It's like a carpet. Kaya hinayaan ko na rin. Ang ganda din pala. So, yun. Tapos yun, may mga ganap kami na ganyan sa sahig. Ito, uulitin ito ang ano, ang stairs. Hindi siya sisirain, pero may iulitin siya na ano, ang mga steps niya mali. So, dapat mababa lang yan. Super taas ang hakbang. So, uulitin ang builder namin na hindi siyang gumawa niyan originally para na hindi kami mahirapan ni Daddy, kasi syempre up and down kami araw-araw. Pero at the moment, okay pa kami. Up and down araw-araw, nasanay na kami. Okay pa. Kaya lang pag tumanda na kami, baka hindi na namin kaya. So ang room sa kabila, it's a preparation naman yun na pwede kaming bumaba doon. And it's got a toilet, it's got a shower, it's got a bedroom. Yun. Okay. Medyo maliit siya compared to one upstairs. Pero okay na rin. O, diba? So, ayan na, guys, ang buhay natin sa Pilipinas. Sana nag-enjoy kayo sa mga vlogs namin. Tapos, we try our best na i-share sa inyo how happy we are despite na sinasabi ng ibang tao na hindi kami maging masaya dito. Hindi naman nila alam yung buhay namin dito. Kami lang nakakaalam. So, so far, so good. Sa awa ng Diyos, we always pray na maging masaya kami. Bigyan kami ng mga tao na hindi kami ijingboy, you know. Tapos kasi mag-trust ka sa tao, it's very important na mag-trust ka. Tapos hindi nila sisirain. Kasi pag sirain nila, syempre, ayaw mo na sa kanila. E din sila din mawala ng tulong. Kasi syempre, ayaw mo na magtulong kasi you've been heartbroken. O, diba? So yun, guys. Sana ay we are able to help. Yun o yung ganun. Pwede kayo mag-comment. Pwede kayo mag-suggest. Yun o mga ganyan. And then we can see pag magawa namin yung mga suggestions niyo. Pero malapit na kami, guys, mag tinatawag na clear of building site, you know. Third floor is getting done. Yung roof natin, kailangan talaga ang roof kasi pag umulan, guys, ang hirap pala sa taas pag umulan. Na-realize namin yung New Year's Eve kasi nag-drip-drip yung ulan. Hindi pala maganda kasi mababasa ka talaga. So, we need a roof. So, yun. Ay, sabi namin, sige, roof na lang. So, hindi ko sana iparoof eh, kasi I enjoy the looking up the stars. Pero sabi ng builder, kalahati lang ang i-shelter nyo. Ang kalahati, i-enjoy mo yan kung yan ang gusto mo. So, yan ang mangyari. Half and half. Half open, half closed. Ayan. So, happy naman kami, guys. Thank you, Lord, for everything. And happy new year to everybody. Huwag tayong magkalimot kay Lord. Tumawag sa Kanya. At saka, huwag natin kalimutan mag-share. Kasi very important, guys, na nag-share tayo ng kahit papano. Tapos sa inyo na may mga kakayanan, obviously, I'm hoping na nag-share na kayo. Ayan. Continue to do it. And I wish you all the very best for 2023. Okay, guys? So, maraming salamat. See you in our next vlog. Bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye now.